Yes, hello, what is up mga bro? It's a new day, it's a new vlog. So for today's video, ang gagawin natin is pupunta tayo sa site. Pupunta tayo sa site, bibisita tayo doon. Itingnan natin kung ano na ang update sa ating project doon sa Bacoor, which is Habay Phase 3. Titingnan natin kung kaya na ba siya natin matapos within this month. So, let's go mga bro. And yes, nandito pa po tayo sa bahay kasi ano, kailangan nating magsuot pala ng face mask kasi yung situation natin ngayon, kailangan natin maging safe. Kailangan nating maging handa kung ano man ang mangyayari bukas. Kasi hindi natin alam, bukas makala wala na palang siya sa'yo. So at this moment, nandito po tayo sa may papuntang Salawag. Pupunta po na po tayo sa hardware kasi meron tayong nabili ng materials. We need to buy some materials na gagamitin dun sa ating ginagawang bagong field office dun sa Dasma. So mga bro, malapit na po tayo sa ating barracks, which is nandito na tayo sa may San Agustin 2, Dasmariñas, Cavite. And malapit tayo dito sa De La Salle University Medical Center, DLS UMC Health and Science Department. Health and Science Department. Kasi yun, dito yung ano nila, yung campus nila sa in terms of medicine. So, let's go. So, nandito na tayo sa ating site dito sa ano. And it took me 20 minutes of travel from Dasma to Bacoor. Medyo saglit lang, pero hindi yun naman natin masyadong binilisan. Nasa 50 to 60 kilometers per hour lang yung takbo natin kasi masama naman yung hindi nyo maalam kapag nagkadikitan si speed and time ay magkakaroon ng distansya. Speed is kilometers per hour and time is in minutes. Convert ito hour. Cancel mo si hour. Mawawalan kayo ng oras. Mawawalan kayo ng oras. Hihingi kayo ng distansya. At maaaring magbunga ito ng pag-iulay. Mangkat! So at this moment, pupunta tayo sa phase 2. Kasi meron tayong we need to do something right. This is our phase 2. Habay Phase 2 project. Can't you see? Yes, that's it. Dito po tayo ngayon sa may SM Eco Park. Dito din kasi yung project namin, project phase 2. And at this moment, nilalagay nila yung ano, yung foundation para sa poste. Yung poste, yung ilaw. Yung ilaw dito sa Eco Park yan. That one. And wala, bumisita lang. Bumisita. Yes, ito po yung retaining wall natin dito. Back part dito sa may ano, SM Eco Park. Try na muna tayo dito sa may ilalim lang. Hindi ko alam ang tawag sa puno na yan. Kailang basta puno ka. Dito pa rin tayo sa Eco Park, papahinga lang tayo kasi sama naman yung inaabuso natin yung ating katawan. And alam niyo yung nakakapagod, yung paulit-ulit na lang nangyayari yung pagkakamali. Paulit-ulit na lang ginagawa yung pagkakamali. Nakakasawa din, di ba? Sabi nga nila, repetition is boring.
A few moments later. Ngayon pupunta tayo dun sa phase 3 project namin. So, pupunta pala dito sa project namin. Meron dito mga tiyanggian where you can buy your vlogging equipment such as ring light, tripod, monopod, etc. Sa murang halaga lang. Ito pa rin pala binila yung tripod. Napaka-welder muna tayo ngayon. Kasi tatayin muna tayo dito sa SM. As always, SM. Wala naman tayong yung case. Ito po pasok kayo ng mall. Meron ito mga dinatag-figures. Kaya lang, you need to follow those dinatag-figures para makarating ka sa time na lagat. Yung pampo ko sa quarantine pass ko. Kung meron naman pa, Okay. Di naman na ano? Sorry, kasa ba? A few moments later. So here at SM, makakasigurado kang gamatay lagi yung pagkakas. Oh my God! Favorite spot anyhow at SM Food Court. Meanwhile, ito naman tayo mga bro, and nandito tayo ngayon sa Ogawa Mesa. So mga bro, titingin daw tayo ng sapatos. Let's follow the bus. Sorry, busog lang kaya nandito tayo. Mahal yan dito sa loob eh. Dapat sa mga store na lang. Dito na tayo sa labas and yun na nga, hindi tayo nakapili, umiikot-ikot lang tayo katulad ng pagpapaikot mo sa kanya. Joke! Hindi tayo nakapili, masyadong mahal, wala pa tayong pera. Siguro pag mayaman na lang, pag-ipunan na lang natin siya. Ang gaganda sana ng mga sapatos. Very authentic. Authentic! Okay, sige, punta muna tayo dito sa ating work. Full plastering sila ngayon kasi nasita sila ng SM. Kasi pangit yung nagawa nila. Yan. So, hello! So, at this moment mga bro, nakisipan muna tayo dito kasi masyadong malakas yung ulan. Alam mo itong kasi yung raincoat ko dun. Sa barang. Giniagawa mo! At mga bro, nandito na tayo sa bahay and sa sobra nating katangahan. Basang-basa tayo sa ulan. Naiwan ko kasi yung raincoat ko dun sa barracks. So, tayo ay magtitiis. Ayan, look. Basa, Mr. Wet look. Yes. Pero nakakamiss maligo sa ulan.
friends. Kunin na ba ako ng langit? Sobrang liwanag naman. So yun na nga yun mga bro, sa sobrang nating makakalimutin. Tama, makakalimutin. Sobrang nating makakalimutin. Naiwan natin yung ating raincoat sa barracks. And biglang umulan ng malakas. Giliago ba? Look at that. Nakita niyo ba? Mr. Wetlock na tayo ngayon. Yan, basang-basa yung sapatos natin. Yes. Pero, it's part of life. Wala tayong magagawa. Kundi sabayan ang agos ng buhay. And I'm happy na nakaligo na naman tayo ulit sa ulan. And that's it. Meanwhile, yes mga bro, kakatapos lang natin maligo. Maligo muna ako kasi basang-basa tayo sa ulan. Sabi ng matatanda, in Bicol, sabi ng mga guram, pag nabasa ka daw ng ulan, maligo ka daw agad para hindi kalagnat. And sa panahon ngayon, mahirap magkalagnat kasi mahirap pumunta ng ospital. Kasi pagdating mo sa ospital, sasabihin sa'yo ng doktor, findings, COVID. Diba? Wala na silang maisip na ibang findings kundi COVID. Kaya, in this time, sa panahon ngayon, kailangan natin maging safe. So, eto na nga. Giniagawa mo! Habang gihintay ako matila yung ulan, kasi pupunta pa tayo ng barracks, kasi magpapaswerte tayo ng tao. Diba? Sana all may sweldo pa. Sana all magpapasweldo. Kahit wala ng pera. Pero kailangan, kasi pinagtrabahoan din nila yun, kailangan nilang matanggap yung equal amount nung pagod nila. So, fast forward. Moving on. So, supposedly, this is not my first vlog. Officially, this is my first vlog. But, supposedly, hindi talaga ito. Kasi, my first vlog sana is cleaning my room. And, siguro may mga bagay tayong gusto mangyari para yung padhana na ng ayaw. Siya na yung gumagawa ng paraan para hindi ito mangyari. Kasi, hindi ito para sa atin. Shut up! Joke lang ulit. So, sa first attempt natin, which is yung cleaning my room, is nagkaroon tayo ng struggle, maraming struggle sa pag-export. Kasi since bago lang tayo dito sa YouTube, or bago lang tayo dito sa mga editor na ginagamit natin, is hindi pa natin gamay, or hindi pa tayo sanay gamitin yung mga apps na yun. So, ito na nga. Nung nag-export tayo is hindi siya ma-export. Almost 2 days na tayo nag-export, hindi siya na-export. Dinuplicate ko siya na dinuplicate. Almost 8 duplicates na yung ginawa ko dun sa edited video. And hindi pa rin siya na-export. Hanggang sa na-delete ko pala yung original video. And sa KineMaster, which is yung ginagamit ko for edits, pag na-delete mo pala yung original video nung edit mo, is hindi mo na siya, yung duplicate ng video mo na yun, is hindi mo na ma-export ulit. So, yun na. Okay, sabi ko first, since first timer, okay lang, siguro nangyayari naman talaga yun, pinalampas ko siya. And sa second attempt natin, na-resolve na natin yung exporting error or yung problem. Dito naman sa second attempt natin is my night at site vlog. Na-export ko na siya successfully 100%. Exported na siya 100%. Tapos, nung i-upload na natin siya sa YouTube is, ay bago pa lang mag-upload sana sa YouTube is, meron ano notification dyan sa taas. Sa taas, sabi, your phone is out of storage. Kaya you need to delete some stops or files in order to free up some space. Yun na. Nag-delete ako ng mga files, videos, etc.
And hindi ko pala alam, or hindi ko alam, di ba? Hindi ko alam na nasama yung video na na-export natin na supposedly upload natin sa YouTube, yung first vlog. Nasama sa na-delete ko. And for the second time around, hindi na naman tayo nakapag-upload ng vlog 1. And, eto na, ang epic nitong third attempt. Kasi, syempre meron tayong mistakes, dalawa. And, we learned from those mistakes and hindi na natin siya uulitin. Hindi ko nga siya naulit. Ito sa third attempt natin, yung A Day in My Life vlog. Yun sana yung from home to work na vlog ko. And then, while exporting that video, edited video, akala ko na-export na siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, maraming namamatay sa mali na kala. So, tips lang sa mga bagong mga YouTuber dyan is be sure sa mga actions na gagawin niya pagdating sa video editing. So, yun nga. Akala ko na-export ko na siya. So, dinelete ko yung mga clips yung hindi pa edited. Yung dinelete ko siya. And then, pagtingin ko sa gallery, pagpunta ko dun sa export na folder ng Kain Master, my gosh. Super stress talaga. Kasi alam niyo naman hindi biro yung editing. So, yun. Sa hindi inaasahang pangyayari ulit, hindi pa pala na-export yung video. And nung binalikan ko siya sa Kain Master para i-export, nakalagay na naman dun is, this file is, ang tawag yan? Basta yung file, yung nakalagay doon is, this existing file is not, ano yun? Basta yun, wala na daw siya doon sa Kain Master. Yung original file. So sabi ko, ha? Again, for the third time, wala na naman tayong upload. So, this time, I will make sure na ma-upload nito. Para naman makapag, ano tayo, di ba? Malagyan natin yung account natin sa YouTube. Pero, meron naman, hindi kasi, hindi naman, siguro, meron. Meron namang laman yung YouTube account natin, pero more on tutorials lang yun. And mga trending videos sa TikTok, ganyan. Sabi, kasi nga, nagsasearch din tayo. Nag-iisip din tayo ng mga strategies. Nagsasearch tayo sa YouTube. Mga how to make ganito ganyang subscriber and watch hour. And how to attain this like ID subscriber and watch hour at this span of time. So, ginagawa ko din yun. Pero, gusto ko din naman kasi ay gusto ko naman ma-upload yung tulad ng gantong video. Yung nakikita nyo naman yung mukha ko, diba? Kasi, sabihin na natin, hindi naman ito kagwapuhan, hindi naman kapugian, may mukha pa din naman. So, yun na. I will make a mega shoutout nga pala kay Agnes TV. Yan sa taas, yan. Paki-subscribe na lang po guys and click the notification bell na din para update kayo sa mga video niya. Siya po pala yung ano, yung great influencer natin pagdating dito sa YouTube. Siya yung nagtuturo sa atin kung paano si ganito, si ganyan sa YouTube and kung paano tayo nag-start sa YouTube. Sa YouTube siya din yung mga nagtuturo sa atin. And kaya mega shoutout Agnes TV. And make thumbs up mga bro sa kanyang mga videos and support natin siya. And of course, support nyo din ako. Kasi mas mataas na din yung ano niya, subscriber. Kaya sana baka naman, magkaroon din tayo ng ganong subscriber. So, ano na, sana tayo.
ginagawa mo? So ano na, wala na palang ulan guys. Ay guys, wala na palang ulan mga bro, kaya pupunta na tayo sa barracks. Magpapasweldo na tayo. Shala, abang papasweldo tayo. So that's it for this first vlog, and I hope na ma-upload natin to. So if you're new to my channel, just don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa bago pa nating mga videos, vlogs, and etc. So, hanggang dito na lang tayo mga bro. Let's go! It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.